Kamusta mga ka-EV? Welcome sa panibagong episode ng Go E-Vehicle! Okay mga ka-EV, nandito muli tayo sa EV Supreme, okay? Sa part 2 ng ating e-bike serye dito sa mga unit ng EV Supreme. Okay, ngayon mga ka-EV, nandito sa harapan ko ang Tromox Pesgo Plus. Ito po yung upgrade version o mas pinalaki na version ng Pesgo 1. So guys, tingnan natin at silipin natin ang spec and pictures ng EV na ito. Tara, let's go! Okay, ang the Tromox Pesgo Plus is a bigger version or upgrade version po ng Pesgo 1. Ito po yung nireview natin last time dito sa ating channel. At pagdating sa kanyang design dito sa kanyang harapan ay halos magkapareho lang at wala namang pinagkaiba. Meron itong waterfall flow na DRL lights dito sa harapan na napakaganda with the diamond cuts na rin na katulad po ng ating ni-review last time. Katulad nga ng sinabi ko, ito po ay Italian design finish na meron siyang mga high-tech na features na nakalagay dito sa electric bike na ito. As a entry level of vehicle na kagaya nito, ay perfect na perfect ito para sa ating mga commuters dito sa Metro Manila. Guys, pagdating naman sa specification ng EV na ito, meron itong 800 watts na high performance polygon motor, not a brushless motor, polygon motor po ang kanya pong motor. And of course, ka-EV, ang max speed ng ating pong EV na ito ay 45 kilometers per hour. At ang kanyang max range ay 60 kilometers. So, malayo-layo na rin ka-EV ang ating mararating pag ito yung ating gamit. At ang kanyang torque ay 70 Newton meter at meron siyang climbing capacity na 15 degrees. So, hindi ka na mahihirapan pagdating sa mga parking space na matatarek ay nakakatiyak tayo ka-EV na itong EV na ito ay kayang-kayang umakyat pagdating sa mga ganung katarek na parking space. So, meron din itong intelligent 4G VCU system or tinatawag ng vehicular control unit, no? Meron itong 15 plus na sensing points and ang maganda rito, powered by FOC vector controller. So, napakaganda po ng kanyang controller. At syempre, ang kanyang display na LED dyan sa ating harapan ay meron tong 1.6 cm na ultra thin high definition colored LED screen with a go shape. Yan, nakikita nyo naman po sa ating screen. At isa pang maganda rito sa gantong klaseng EV na electric bikes ay meron itong smart app na with GPS or meron siyang rider tracking and anti-theft features, no? At pagdating naman sa start system niya, pwede niyo itong buksan via remote control or sa apps mismo, pwede rin po. And syempre, ang maganda rito, yung triangle seat position niya ay maganda at kapag ito yung gamit mo, very comfortable pagdating sa ating ride. Okay? At pagdating naman sa ground clearance, ito ay meron itong 220 cm na height, okay? Na no more worry na pagdating sa mga humps, na malalaking humps o higanting humps dito sa Metro Manila. At isa pang maganda rito ay meron siyang hydraulic disc brake, no? Sa front and rear. So, magandang klase na kanyang braking system, okay?
At isa pa rin na maganda sa EV na ito na wala sa ibang mga e-bikes ay meron siyang kickstand na safety switch, okay? Na namamatay siya kapag ay ang ating pong stand ay nakababa. So kapag inangat natin to ay ready to go na. And syempre, kung naka-alarm yan ay kapag inangat po yung ating stand ay mag-a-alarm po ang ating EV. At isa pang maganda rito, yung kanyang battery protection na meron itong 25 battery safety features, included na po yung overcharge protection. Ang battery nito ay lithium ion at meron siyang capacity na 48 volts, 24 ampere. Ang kanyang charging time ay 5 hours, okay? At ang kanyang charger na gamit ay 4A. Pagdating naman sa colors available ng ating pong PESGO Plus ay meron itong Freedom White, Night Black at Flamingo Red, okay? At mahalaga rin pag-usapan ang kanyang seat height kasi sa height natin mga Pinoy, importante yung mga seat height, no? Meron itong 750mm. So pwede sa lalaki, pwede rin naman sa babae. So no need to worry kung ikaw ay hindi katangkaran at Pinoy size ka, okay? At ang net weight ng EV na ito ay 60 kilogram. Okay, pagdating naman sa mga shock nitong ating EV na napaka-importante sa ating mga rider, dito sa harap ay dual shock. Meron siyang dual shock absorber na motorcycle grade and dito sa rear niya ay dual din ang kanyang shock absorber. And of course, pagdating sa kanyang tire, sa kanyang front and rear tires niya ay 80x80x14. So, mas mataas ito o mas malaki ang kanya pong tire size dito sa PESGO Plus kesa dun sa nauna nating na-review na PESGO 1. Mga ka-EV, sa ngayon ay naka-on pa ang ating pong EV. So, itry natin siyang ilock. So, once nilock natin siya dito sa kanyang remote, ay mamamatay na siya. Ayan, automatic namamatay. So, kung may magtangkang gumalaw nito, sa EV, mag-warning muna siya. So, gagaya ko yan. Ayan, nag-warning na siya mga ka-EV, di ba? Kapag tinuloy mo pa yon, ayan, naglalock na yung kanyang gulong. Hindi mo na siya hindi mo na siya matutulak pa. So, yun, ganun ka-importante yung kanyang lock system or yung alarm. So, buksan na natin, medyo maingay na. Okay? Dito ang kanyang susian po ng kanyang battery. So, yun. Isang click lang yan. And then, ayan na, buksan na natin. Okay. So, yan mga ka-EV. Okay, katulad ng iba, kung nasa high-rise or nasa condo ka nakatira, pwede sa itong EV na ito. Okay, meron siya ditong breaker. Ito, pwede mo siyang iangat or tanggalin. So, removable ang kanyang battery. So, pwede sa mga nakatira, sa mga matataas na lugar. Ito yung kanyang battery pack. Okay, napaka sa akin, for me, kasi lalaki naman ako, ay magaan lang sa akin to. So, ito yung sinasabi ko kanina na handy lang. So, yun nga, kung nasa mataas na lugar ka nakatira, ay pwedeng-pwede mo itong dalhin, bitbitin, na para lang, siguro around, tingnan natin dito kung meron siyang kilo. So, wala eh. So, sa akin, mga 10 kilos to 15 kilos ang kanya pong bigat. Pati sa panggamit ng kanyang susi, itong dito, sa ibaba ng kanyang headlight, ito po yung lock para sa ating manubela. Okay, isa pang upgrade nitong ating Tromox PESGO Plus ay naka-aluminum na po ito pong kanyang swing arm. At dito naman ang kanyang charging port para sa ating charger. At isa pang maganda rito, itong kanyang fairings, yung pagkapintura nito ay napaka-solido. Kung nakikita nyo sa ating video at lalo na sa personal na magagandahan talaga kayo sa kanyang fairings. Pagdating naman sa kanyang upuan ay napakaganda rin ang ginamit ng leather. Yan, two-tone.
And of course, ito, nakikita nyo yung kanyang backrest na may kasamang upuan. Ayan po ay accessories. Additional po yan kapag ito po ay binili nyo ay hindi po kasama yan. So, you can customize. Isa yan sa mga accessories na pwede nyo mabili dito sa EB Supreme. Okay, ang presyo ng ating Pesco Plus ay 78,500 pesos. At syempre, meron din itong installment via BDO. Ang gagandahan, no down payment. So, mag-submit ka lang ng mga requirements. Then, ang gagandahan dito, 135 per day lang. Para alam bumili ng milk tea or kape ng Starbucks, no? So, murang-mura. At ang maganda rito, hindi ka na kailangan magpagas. 50 to 1 pesos per kilometer lang ang iyo pong gugugulin kung kayo ay naka-EV o naka-e-bike na katulad po nito. Okay, ka-EV, kung interesado ka sa EV na ito or sa e-bike na ito, you can ask ang EV Supreme at sabihin mo yung Go EV Vehicle para magkaroon ka ng discount and freebies na rin. Or pwede ka mag-email sa akin sa mark.goevehicle@gmail.com at makuha natin yung details mo at maibigay natin sa sales po ng EV Supreme. Ka-EV, gusto nyo bang makita ng personal itong Tromox Pesco Plus? Okay, ito yung upgraded version ng Pesco 1. So, ito, mga ka-EV, ay nandito lang sa may Amoranto, no? Dito sa may Quezon City. Andyan, ipa-plus ko sa ating screen ang kanilang address para in case na gusto nyo bumisita sa kanilang showroom, ay makita nyo ito. Then, syempre, i-test drive nyo na rin kasi mas maganda yung ma-feel mo o ma-drive mo itong gantong klaseng EV para naman malaman mo sa sarili mo, ito na ba yung bagay na EV para sa iyo, di ba? So, guys, kung may mga katanungan kayo o question or inquiry, meron dyan na ilalagay ko na details sa ating pong description ng video na ito. Pwede kayong mag-inquire doon. So, yun. And then, syempre, ang ating next na ating pag-uusapan, mga ka-EV, ito. Ito yung Tromox Mino. Okay. Ito yung next natin sa ating serye dito sa EV Supreme. Okay. Abangan nyo to sa next episode natin. Itong part 3 natin ng EV serye dito sa EV Supreme. Guys, kung may mga nahanap kayo mga EV or mga e-bikes, okay? Please like or paki-subscribe naman ng ating channel na Go E-Vehicle. Nandiyan lang sa ilalim ng ating screen. Syempre, baka dito mo na makita mga ka-EV yung bagay na EV para sa iyo. So, ano pa bang inaantay mo? Mag-like ka na or mag-subscribe ka na sa ating channel. Tara, let's go.